He who has less in life should have more in law. Ibig sabihin, ang mga kapuspalad nating mga kababayan dapat kailangan ng mas sapat na proteksyon sa ating batas. At yan po ang isang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa harap ninyo. Maraming salamat po. Ito po ba'y bahagi ng inyong life plan, career plan na lahat ng taong nagdaan, nakaplano na po na kayo po'y talagang tatakbo? Hindi. Feeling abandonado daw po ang inyong mga tinutulungan, yung pumipila po sa inyo parati, iiwan nyo na ba daw sila? Kapag ang kapatid po ninyo ang sumabit at inireklamo po sa inyo, will you desist? Will you absolve? Will you put them through your own kind of justice? Kayo po ba ang tipong magiging singtapang na Rafi Tulfo sa Senado as you are on radio? Will you name names pagdating sa corruption? Hi everybody and welcome to my YouTube channel, Rated Corina. Oh, hindi ito Rated Corina episode. YouTube episode natin ito ng Upuan ng Katotohanan. Medyo naiiba ito dahil ito ay mas mahabang mga panayam ng mga personalidad na maaaring napanood ninyo sa ating TV program. Pero dito sa YouTube, maraming mga eksena na hindi nyo napanood sa TV at bahagi ng mas mahabang interview na ilalabas namin dito sa ating edisyon ng Upuan ng Katotohanan. Kilala siya bilang sumbungan ng bayan. Kapag mayroon kang kasalanan sa isang tao, ninenerbyos ka na kapag sinabihan ka ng ipapatulfo kita. Kinatatakutan, pinangingilagan. Rafi Tulfo, ngayon siya naman ang mananagot sa bayan dahil siya ay tatakbong senador sa ngayon sa survey, number one for senatorial. Pero kaya ba niyang sagutin ang ating mga tanong at ang tanong ng bayan dito sa ating edisyon ng Upuan ng Katotohanan. Hello everybody! So ito pala ay tahanan ng isa sa iyong mga anak. Right, si Ralph. Napaka-kumbinyente naman na pwede kang matulog kahit saan, mag-crash sa lahat ng mga pwede. Bahay ng mga anak mo. Pwede, pinapayagan nila ako. Sana all. Well, alam ko naman ikaw, marami kang bahay din. Talaga? Marami kang mansyon. Sa kanila sila, marami silang bahay. Ako nakikitira lang. Pero bahay mo na rin yun. Ha? Ganun ba yun? Oh. So how many kids do you have? Two. And what kind of dad are you? Oh, very loving, caring, and of course, palaging natataranta pag nababalitaan kong late na at wala pa sila sa bahay or hindi ko sila na-account kung nasaan yung kanilang whereabouts. Yeah. So, ibig mo sabihin, yung Rafi Tulfo na napapanood namin na kakatakot, baka matulfo ka, etc., judge, jury, and executioner, ang tawag nila sa'yo. Ibang-iba ba by design? Did you design that persona na ibang-iba ka bilang tatay? Yan yung misconception sa maraming tao na kapag nakita nila ako, iba ka pala, akala namin, matapang ka, akala namin, kakain ka ng tao. Pag in person, okay ka pala, cool ka, chill ka lang. That's true. Kasi pag ako'y nasa show, I have to project an image na hindi ako malambot. I mean, there are times I have to speak the language that they understand, meaning those people who are being complained. Kasi nga, yung pupunta sa akin, yun yung mga tipong malambot na mga tao, kaya sila naapi, mahina. So, kung mahina sila, tapos mahina pa kung magpag-usap doon sa isinusumbong, tabla-tabla na. So, pag sinabi mong Tulfo Brothers, parang iisang hibla, totoo ba yun? That you were very close kahit nung bata pa lang kayo? Not really. Kung closeness ang pag-usapan, personal, siguro. Pero sa ugali, sa pananaw, sa buhay, sa diskarte, magkakaiba kami. Iba-iba? Yes. So bilang mga bata muna, hindi muna ngayon, bilang mga bata, sino na yung pinakamasungit, sino yung pinakamatakaw, sino yung pinakamahirap kausapin, sino yung pinakamabait?
Be objective. Yes. Ang pinakapangalan namin, everybody knows this, si Mon. Siya yung medyo cool na panganay. And then sumunod yung Felix. Yun yung sobrang stricto. And then the rest, medyo okay-okay lang. Kami ni Erwin, I'm very close. Super close kami ni Erwin, even up to now. And then I have this brother, Joseph, yung nasa States. Yun pala yung nag-aaway. Ayun. Okay. Hindi naman maiwasan yung sibling rivalry. Of course. Ilan ba kayo? Sampo. Sampo kayong sampo lalaki? Kami. No, seven lalaki, tatlo babae. Seven lalaki, tatlong babae. Kita mo, I mean, I've known them forever. I didn't even know that you had other brothers. Yeah, seven. Seven. Ang kilalang kasi, ako, Erwin, Mon, and Ben. So, apat. Right. Kaya akala ko quadruplet, no? So, how is it growing up in a home with seven other rivals for attention and in a family of ten? Yes. Medyo mahirap. Siyempre, ang bibigyan ng atensyon kung sino yung panganay at sino yung madiskarte, eh yung tahimik, yung mas bata, yun yung naipag-iwanan. At ako middle ngayon, child ka? Well, hindi naman. Not so. Kasi pangwalo ako eh. Ah, okay. Yeah. So, ang palaging nabibigyan ng grasya, yung nasa taas, yung nasa baba, medyo hindi naambunan yun. Kaya ako sa lahat magkakapatid, I would consider myself as poor. I was poor. You were poor because puro mga hand-me-down. Exactly. Hand-me-down, wala akong laruan. Kung minsan, maalala ko, yung, kasi my father was in the military, gagawa na ko na yung truck-truck gawa ng lata, and then lalagyan ng ano ng chinelas, gulong, tapos ilailain ko yung mga laruan ko. Totoo nga. Hindi, totoo. Naiyak naman ako sa'yo. Kasi marami kami. What's your relationship with your mother? Wow, my mom, I love her so much. She's 97 years old. Every now and then, nag-uusap kami at nagbibigay ng advice. Mostly, prayers. Paano ka bumaklas mula doon sa pack ninyo ng mga napakaraming lalaki, ang laki ng pamilya, at nagsimula ka ng maging sarili mong binata o tao? Well, dahil sa sobrang dami namin, ang ginawa ng parents namin, binaklas kami. Hindi namin kagustuhan, pero we have to. So ako ay napadpad sa mga kamag-anak, from one kamag-anak to another, lolo, lola, auntie, kapatid, magpapaaral sa akin dahil hindi nga kami kayang pag-aralin ng parents namin at that time. So palipat-lipat ako ng mga kamag-anak na magpapaaral sa akin. Parang ano, all mine to give. Yung pelikula. Medyo. Pinamigay kayo? Well, hindi naman pinamigay. Pinahiram. Kumbaga, medyo nahirapan ng family, baka gusto niyong ito muna, tulungan niya, paaralin. And hindi ko kinakaya yun. Totoo naman talaga. Naghihirap kami noon. So, masakit na bahagi ng buhay mo yon na naghiwahiwalay kayo? On the other hand, looking back, hindi. Kasi doon marami ako natutunan. Natutunan ko at an early age paano magtinda, maging vegetable vendor kasi napadpad ako sa Manay Davao Oriental. No way. Naging vegetable vendor ka sa palengke? Hindi naman. Yung maglalako, yung ilalagay sa palanggana. Oh. Tapos ilalagay sa ulo. Totoo? Totoo. Hindi ako nabibiro. I'm not joking. Wow. And people in Manay Davao Oriental would know this. Kasi it was part of the training na pinairal ng lola ko when I was in Manay Davao Oriental na siya nagpapaal sa akin. So, kasi marami kami kasambay, kahit na maghihit, naghihirap kami, mga kasambay kami noon. So, parang, this is training ground for you. Pag-aaraling ka namin, bigyan ka namin ng allowance, pero matuto ka magtrabaho. So, natapos mo naman ang pag-aaral? Sa college, no. Ah, ganun? Wala. Pero, Para kang profesor magsalita, ah. Parang mga more than 5 years ako sa kuleyo, pero wala akong tinapos na isa. Ah, ganun? Bakit? Bulakbol, eh. Parbol, kung tawagin nun. Ah, ganun. Meron ako ng agribusiness, mascom, commerce, AB Polsai, jump from one course to another. Wala na tapos. Kailan mo naisip na, uy, patok ito, kaya ko ito, dito ako sa likod ng mikropono? Well, when I was in college, yun, nakita ko yung mga kapatid ko na nagdi-disc jockey. Then I tried it sa isang local radio station doon sa isang probinsya.
patok. Nasarapan ako, nagustuhan ko na parang ayaw ko nang umalis sa mikropono. Lalo pat maraming mga tumatawag, may pupunta, may magbibigay ng mga love notes. Sarap palang ganito, ano? Sikat ka at marami kang tagahanga. Sa pagiging disc jockey, paano ka napunta na maging sumbungan ng bayan? Paano ka napunta doon? Nung coming from the States, pagbalik ko rito, nakita ko nga yung brother ko si Mon sa isang radio station. Ang dami mo nakapila sa kanya, nagsusumbong. Meron siya yung isumbong mo kay Tulfo at that time. Sabi ko nga na natuwa ako na merong naiyak sa tuwa na niyayakap siya, nagpapasalamat sa kanya. Nasusunod niya yung problema, yung brother ko. Sabi ko, I would like to do that. So, trinay ko yun. At awa ng Panginoon, okay naman. Mukhang kayang-kaya ko. Okay. At ngayon, parang ito na ang naging parang, it became your definition, no? Yes. So, okay naman sa'yo na mahirap din yun na yung nakikinig ng problema ng ibang tao, araw-araw. Yeah. Sa umpisa, sabi nga ng mga kaibigan ko, even my doctors were telling me na buti hindi ka nagkakasakit niyan, kasakit sa puso dahil yung mga problema na sinasabi sa'yo everyday, ang dami nila, ina-absorb mo yung problem nila. Sabi ko, Doc, pasanahin lang yan. Kasi if, on top of that, if you really love what you're doing, hindi mo feel yung stress. Eh ako, mahal na mahal akong trabaho ko. In fact, I look forward to it every day. Mas marami kang kaaway o mas marami kang kaibigan? Of course, mas maraming kaibigan. Pero kaaway, medyo marami-rami din. Dahil, just think, every time na meron ako natutulungan, meron din akong nadi-displace. Oo. So, kung meron ko 1,000 na kaaway, I mean, natulungan, possible meron 1,000 na. Hindi ako nagugustuhan. On the other hand, meron yung mga nako-convert na pag nakikita ko sa labas, "Uy, yung father ko, napagalita mo, pero gusto ko yung ginagawa mo kasi walang personalan, tumutulong ka lang talaga. Okay tayo." So, may nako-convert. Death threats? Marami. Totoo. Anong pinaka-grabbing death threat sa'yo? Ito lang, pinaka-recently lang. Alam mo yung in-assassinate na si Mayor Halili? He's a good friend of mine. I think Batangas yun. So, nagpadala ng message sa akin na siya raw yung nag-assassinate, siya raw yung sniper. Sabi niya, ako yung sniper and i-sniper kita. Humanda ka. Pero parati ka na rin naka-bulletproof vest. Hindi naman. Ang bulletproof vest ko si Panginoon. Okay, akala ko siya painting. Yung pala, CCTV siya ng lahat ng mga espasyo. Medyo paranoid ba rin? Baka tulad mo, yung son mo, kaya ganyan yung nasa dining table niya? Nakasanayan na namin, even before, na may CCTV, mga tinitira namin. How do you maintain? Bakit mukha ka pa rin bata? Bakit flawless ang skin? I exercise every day, 1 to 1.5 hours. Mm-hmm. And then I drink lots and lots of water. Ah, mahilig sa water. And then I do meditation. And then I listen to the music too often. And pag stress na stress ako, music. Pag sobrang stress, exercise. And then totoo. I read books. May workout ka? Wala naman, yung treadmill lang. And then stretching, sarili ko lang na-invento. Titinan ko sa YouTube, ginagaya ko. Ah, totoo. Yun lang. Yayay, halika dito. Miss Cook, halika. At malalaman natin ngayon kung totoo ang sinasabi ni Mr. Tulfo. Ayan. Totoo ba na healthy eating siya? Yes po, ma'am. Totoo. Anong ula, anong paborito niyang ulam maliban sa lechon, sisig at saka hamburger? Bulang lang po, dininding, steam po na isda. Aba! Oh, diba? Oh, walang practice 'yon, ha? Walang practice. Walang practice. Oh. Medyo o lumapit ka pa ng konti. Kasi baka ano, sinesenyasan ka eh. Diyan ka. Okay. So, pero siya marunong siya magluto? Opo, ma'am. Eh, huling tanong. Dito ka humarap ka. Close up lang. Mahilig bang mambabae si Raffy Tulfo? Loyal po siya kay ma'am. Wala po siyang, ano, babae. And huwag niyo kami isusumbong kay Tulfo kasi siya ang naghanda ng lahat ng yan. Magkakanin kami at parang alam nila na type ko ang sinigang at kare-kare.
So, magkakanin ako, walang sumbungan kay Tulfo kasi isa rin siya sa... He's going to commit a crime along with us today. Salamat! Ito ang pangarap ng lahat. Babae o lalaki, gusto natin ng espasyo, kwarto, para lang sa ating mga sapatos. Kung pwede bigyan niya ng tigitigisang higaan, gagawin natin, di ba? So, here we are with the collection of Mr. Raffy Tulfo. Ito ba ay dahil sa nung bata ka, ay wala kang perang pambili ng sapatos? Yes, walang-wala. As in, nangihiram lang ako ng mga sapatos, mga kapatid ko. So, how many pairs of rubber shoes do you have? Hindi ko binibilang. Hindi mo na binibilang? Hindi. Okay, paano ka namimili ng susuotin mo for the day? Eh, ang dami-dami niyan. Kuminsan, depende sa mood ko, kuminsan kung ano yung paitaas, dapat may katerno sa pangibaba. Sa sapatos, kulay. Kuminsan, color coordinated. Yung wife ko ang nagsasabi sa akin na hindi pwede, hindi bagay yan. Ito mas bagay kasi merong kulay sa taas. Ano. Kailan mo naman sinusuot ang ganito? Alam ko ba't ako napatawa? Na. Actually, isang beses ko lang ata ito nasuot. O baka hindi pa kasi yung wife ko ang pumili nito. Siguro costume party. Ha? Siya ang pumili niyan. Tapos sabi ko, ba't mo ako binili ng ganito? Sabi niya, parang medyo bata-bata ka naman tingnan. Mag-gets. Costume party, ikaw si Kuya Germs. Parang, oh, see? Okay. Hindi ko alam kung paano ka naglalakad nito dahil ang bigat. Yes, okay sa akin to. Oo. In fact, one of my favorite ito. Okay. Shoes na ito. Dahil, kailan mo siya sinusuot pag sasakay ka ng ano? Ng... Usually pag sa US ako. Formal occasion? Yes. Siguro mga 5 times ko nasuot yan. Coat and tie? Ah, hindi naman. Hindi naman. Minsan maong and then shirt and then merong coat. Black coat. Yes. Nak naman talaga. Yeah. So, wala ka namang mga dinodonate, in-auction? Marami na. Ah, marami na. In fact, recently, a couple of months ago, nag-auction ako ng mga shoes ko. At nakaipon ako ng more than 2 million pesos. Wow! Na binigay ko naman sa charity yung binigay ko sa mga nangangailangan. Ibenta mo lang lahat ito. Funded na ang kampanya mo. Deadly weapon. Exactly. Pwede, no? Pwede. Pag panipa. Ito, nasapak mo sa mukha ng tao, nako. Delikado. Ospital yun. Ospital. So, pero madalas mo bang suotin? Hindi pa yata. Hindi ba? Mayata, kailan suotin ko pa yan. Ano ba shoe size mo? Pwede ba ano? 44. Kumisan 45. Hindi ko alam kung ito ang glass slippers si Cinderella o Moonwalker ni Michael Jackson. Okay? Or ano ba ito talagang pang-eskaparate lang ito? Totoo bang mga diamonds yan? At, Hindi naman. Huh? You've Jimmy actually Choo. Worn this pair? I think 3 times. Really? Yeah. Okay, to meet the queen? Hindi na. I think may mga birthday party. Mga birthday party. Pero pag yung ordinary lang tulad ngayon, hindi ko. Okay, take note ah. Pag nag-attend si Raffy Tulfo ng inyong event at ito ang suot niya, you're special! Exactly. Hindi ko alam kung paano ka naglalakad nito dahil ang bigat. Yes, okay sa akin to. Oo. The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay?
So, ito ang tinatawag nating pampakit.